Magagawa na yung treehouse kubo natin dahil bala ko pa sana no, nung mga nakaraan, sabi ko, pagtapos ko doon sa Bayawan, mag-iipon muna ako. So ngayon, sa wakas, maraming salamat dahil meron ang mag-i-sponsor. Meron ang mag-i-sponsor. That's not okay. Yo, time check mga ka-right friends. 12:35 na tanghali at bago tayo mag-vlog na naman. Dahil sobrang saya ko ngayon, siyempre dapat energetic tayo. O tingnan niyo yung pagkain natin mga ka-right friends, isang haluhalong gulay ito. Ito yung kinuha nila ni Bersisong kanina umaga at nila ni Mama at ni Papa. O ayan, may malunggay, sitaw. At syempre, yung hindi nawawala, yung kinalakihan namin. Ayan o, oh, toyo. Toyo yan. Toyo na sapsap. Tsaka yung budloy ko tawagin sa Bisaya. So nandito yung ating kaibigan o. Oh. Kaibigan, kain. Hindi natatakot yan kasi sanay na sanay yan. So dito si Bird Jason yan. Nag-iidit. Good afternoon mga ka-right friends. At ganda ng sarap ng tanghalian ni Otol John Riot. At magbablog ka. Huwag na nating iharap yan. Baka kainin pa ni Bird Jason to. So sa atin na to. So kain na muna tayo at pagkatapos mamaya, meron akong napakagandang balita sa inyo mga ka-right friends. Kasi yung kubo na to, ayan, yung kubo na tinatambayan namin, tinayo namin kahapon yan. So, oh, may kwaknit dito. O, oh, dito yan. So, yun. Mapapalitan na yan. So, bago na yung hideout natin. So, doon tayo mamaya sa treehouse natin, yung dream house natin na Kubo Treehouse. So, tinatawag siyang treehouse kasi nasa tuktok ng puno na yan. So, mamaya na natin ituloy yan. Ha, kakain muna tayo. Let's go. Yo! Sa wakas, tapos na tayong kumain mga ka-right friends. At yun, maraming salamat talaga dahil hindi talaga tayo pinapabayaan ng mahal na Panginoong Diyos dahil dito sa lugar namin mga ka-right friends, sa Negros, yan, sa Ilaya, Calamba, Giulanga Negros Oriental, yun yung complete address namin dito. So dito sa amin, dito na talaga tayo mag-umpisa ngayon ng panibagong yugto ng ating pag-vlog dahil kagaya ng mga nasasabi ko sa inyo na nakaraan, tutulungan ko sila lula at lolo, sila mama at papa. So sayang naman yung pagkakataon. So dito na tayo kasama yung buong pamilya. So ngayon mag-update lang tayo sa ating Kubo Treehouse. Ayan, ayan, ito yun, ito. Ano pa ganda ng puno. Napakaswerte mo dahil isa ka na sa mga sisikat na puno. Ayun. At maraming salamat talaga kay Waray Proud TV. Yan, kakatapos ko lang i-upload kagabi yung nabanggit ko nga na ito yung gagawin nating project. Gagawin natin tong treehouse dahil napakaganda ng puno na to. So subukan muna natin umakyat. Dito na tayo mag dito muna tayo magdadal kay mainit doon. Doon na tayo mamaya akyat. So sabi niya sa akin, tumawag agad na bye. Sa project mong gagawing kubo, mag-sponsor ako, magpapadala ako siyo ng 10K. Salamat talaga, bay. Wow. Proud Waray TV. So yun, mga ka-right friends, baka pwede natin suportahan. Ito po ang kanyang YouTube channel, yan. Sobrang masaya ako dahil pagdating namin ito nung mga nakarang araw, nung nag-upload tayo, nag-update, maraming mga Team Sword family, mga ka-right friends na gustong pumunta dito. So tumatawag kay Birds Jason na sabi ko, wala namang problema, Birds, kung pupunta dito yung mga ka-fried friends natin at mga Team Sword family. Ang problema lang, yung bahay kasi namin, ano lang yan, diretso na kaagad na walang kwarto-kwarto yan. So ngayon, wala nang makakapigil pa kung sino man ang pumunta dito ng mga kasama natin ng mga gustong makipagkita ng meetup ng personal. Ngayon, meron na tayong titira ng at tatanggapan ng mga bisita natin. So ito, papagandahin ko to mga ka-right friends, yung kubo na to. So hindi lang yan basta-basta na kubo lang kasi yun yung magiging kaagapay sa panghanap buhay kasi napakaganda ng place talaga dito kasi kahit walang electric fan. So ang kailangan lang dyan, ilaw dahil napaka lamig ng hangin. So bukas na bukas kaagad papaumpisa natin yan. Wow. So meron ako nakausap yung napag-hi ko sa vlog dati nung nakaroon yung kamag-anak namin si Michael. Kung naalala nyo doon sa bundok tayo nag-vlog nung nakaraan na nakamotor kasama yung anak niya, siya yung gagawa. So sobrang galing kasi talaga nung tao na yung gumawa. Kaya ang sabi niya, kaso dong may gawa ako ngayon 2 months pero ang free niya lang tuwing Linggo. Sabi ko, sige, akin na lang yung Linggo mo. So bukas, dahil Linggo bukas, papaumpisa na natin kaagad yan dahil nagpadala na si by Proud Waray TV. So bukas kukunin natin ng Linggo at ngayon ipapakita ko sa inyo. So akyat tayo dito. So ito yun, napakaganda ng puno na to. So welcome to that Team Soward family.
duhat na puno. O yun, akit tayo dito. So bukas ng umaga, ipapalinis ko na kaagad to. So itong lahat ng kalat dito, abangan nyo po sa vlog namin bukas dahil lilinisin natin yan kasama ang Team Kuka. Yo-ho! Oh, grabe. Sakto na sakto, swak na swak at napaganda nung place na to. Oh! Woo! Oh, ayan oh. Oh. Sakto-sakto yung puno niya oh. Yan. Marami mga sanga-sanga. So bukas na bukas agad, lilinisin namin yan at walang kapuble-problema dahil meron din kaming mga tinanim si Papa ng mga Jimelina. So, yun din yung gagamitin natin dito. So, ang gagawin ko dito, native style lang. So, paano po bang native? Made in Kawayan. Kawayan yung gagamitin natin. Tapos yung bubong natin, gawin ko na lang yung talahib. Para, or mas maganda, makahanap tayo ng nipa or talahib. Para mas maganda yung kanyang ano, maganda yung kitsura niya at hindi siya mainit. So, ayan. Oh, nandito na kami sa pinakatuktok. Oh, update lang tayo. Magagawa na yung treehouse kobo natin. Dahil balak ko pa sana no, nung mga nakaraan, sabi ko, pagtapos ko doon sa bayawan, mag-iipon muna ako. So ngayon, sa wakas, maraming salamat dahil meron ang mag-i-sponsor. Meron ang mag-i-sponsor. Si Bay Waray Proud TV. So kung meron man tayong kukulangin doon, so dagdagan na lang natin. Malay mo, marami pang tutulong sa atin para mabuo tong treehouse na to. Para sa lahat to, para pag may mga bisita tayo, dito natin papatuloyin. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga tanim namin na mga puno dahil napaka sayang kasi yung lugar namin mga karait. So meron talaga akong plano dito, nag-iipon ako ng konti ngayon. Ang Negros napaganda pero tahimik lang kasi itong lugar na to. So ngayon, sa pamagitan ng mga karait friends natin at sa Team Sword Family, ipapakita natin sa buong mundo kung gaano kaganda ang Negros at kung ano nga ba ang mga produkto dito. Kasi unang-una ang mga produkto dito sa amin, yung hanap buhay, ang mga tao dito, nag-garden kung tawagin, mga gulay, talong, papaya, sitaw, kamatis, sili, lahat ng gulay, yun yung ang produkto dito. So ngayon, yun yung pinaplano ko dahil sayang kasi yung mga lupain na to. Ayan, ayan. Sa amin dati yan yung mga ano na to, lupa na yan. So, bubungkali natin yan ngayon at abang-abangan nyo po yan. Mag-ipon lang tayo ng exact budget dyan at patapusin ko lang yung summer dahil ngayon tag-init. So, aayusin namin yung ano doon, yung parang doon kasi nanggagaling yung tubig nasa malayo. So, gagawa natin ng reserve water yon or tanke para dadalhin natin yung tubig dito papunta sa baba para maasikaso na natin kasi napaganda. Ang ganda na naisip ko mga right friends dahil sa tingin ko, dito ko na sila ni Mama at Lula matutulungan. So sa mabilis na paraan kasi pag ginabayan tayo pag baba muna tayo. Gay, hindi na ako makababa, ang hirap. Okay. So yan, pag ginabayan tayo ng mahal na Panginoon, mas maganda yung income natin kasi kumikita ka sa mga garden at the same time napakita natin sa mga tao kung paano yung proseso, paano yung paggagawa ng mga gulay na yon. Napagandang content doon. So, eto, sa amin din yan dyan sa baba. Yan, ayun o. Yung mga Jimelina dyan na malalaki, merong, ayun, may puno doon na natumba na isang Jimelina. Malaking Jimelina, tanim ni Papa yan. Natumba yan dahil nung malakas na bagyo. So ngayon, yun yung gagamitin natin na kahoy dyan sa treehouse natin. Yan, yung treehouse na yan. So dyan natin gagawin yun. At bukas, papuntahin ko agad yung karpintero natin para malalaman natin kung ano ba ang mga dapat na kailanganin dyan or sukat ng mga kahoy. So, ito yung mga isa sa mga bubuhay natin kasi ang dami naming mga alagang kambing dati. So, nagkawawala. Yan, ngayon, i-handle natin maayos yan. Padamihin natin, mag-alaga natin ng kambing, manok. So, itong lupain na yan, yan. Ngayon kasi wala na kaming kalabaw. So, nag-araro dati. So ngayon, gagawa natin ang paraan yan.
para mapapahuka yan. So abangan nyo lang po sa mga sunod na videos natin. So dito naman yung manuka ni Papa naman dati, bumagsak yun nung udit dahil napakalakas ng bagyo. Pero bubuhayin din po natin ulitin ngayon. Ayan oh. Oh. Ito yung mga manukan, mga kulungan ni Papa dati ng mga sa manok niya. So mahaba po yan. Ayan oh. Oh, nasira yan nung bagyong udit kaya wala nang kalaman-laman yan. Ayan oh. Ngayon, pag-iipunan ko po yan mga karate friends. Yun yung i-invest natin ngayon para mas mabilis natin matutulungan sila Lola at Lolo. So eto naman yung ano ng mga kambing namin. So yung kambing namin ngayon gumagala. So ipapaayos ko ulit yan. So lalagyan ko ng sahig yan, tapos tubigan para yung mga kambing makakapag ano sila naman. Kasi hindi sila naalagaan, kaya ang tagal nila mag ano, ang tagal nila manganak. So dito pwede na ako na gumawa ng kulungan ng baboy dyan at mag-aalaga rin tayo ng baboy. So ngayon, hindi natin pwedeng sabay-sabayin lahat kasi malaking babudgetin yan. Ngayon, step by step ang gagawin natin dyan. So di ba, napakaganda ng plano natin ngayon. So sana gabayan tayo ng malapanginoon at makahingi po ng suporta ng lahat ng mga karate friends natin na huwag po kayong magsawang manood ng videos namin at mag-skip ng ads para mas mabilis po natin matutulungan yung aking pamilya. So yun talaga yung aking priority ngayon, sila mama at papa at lolo, dahil kagaya po na nasabi ko, nakatulong na po tayo nung marami-rami na rin po tayong natulungan. So siguro ito na yung it's time to sa pamilya ko naman yung tutulungan natin. So ayun lang, nag-update na ako saglit. Bukas lilinisin namin yan kasama yung team Kukak, tapos paumpisa na natin kaagad yan. Bukas pupunta ako ng city sa lungsod sa Gihulgan, yung pinagupitan natin noong nakaraan. Kukunin ko na yung pera na pinadala ni Bay Proud Waray TV. Salamat talaga Bay sa lahat po ng mga karate friends, baka pwede natin suportahan yan. Yan pong kanyang link. So yan, hindi na tayo mahihiya sa mga bisita natin o may mga dumadayo dito na mga hindi talaga maiwasan, kasi ngayon ang dami na nagpi-PM. So hindi ko muna sila ni-replyan na go, kasi nahihiya ako dahil maliit na yung bahay namin. So ngayon, pag meron na tayong treehouse dyan at bahay, pwede na natin silang tanggapin para mamit din natin silang person at mapapasalamatan natin. So ngayon, nahirapan naman ako mag-Tagalog kasi puro Bisaya na nakausap namin dito. Pero ganun pa man, I'm proud to be Bisaya. So yun, magkita-kits silang tayo bukas. Maraming salamat po sa lahat ng mga karate friends na walang sawang sumusuporta sa amin sa panonood ng vlog namin. So abang-abangan nyo lang po sa lahat ng magagawing vlog natin. So baka hindi na muna ako pupunta ng Bayawan. So asikasuin ko muna yun na matapos yung treehouse na yon. So hanggat dito pa naman, may mga naku-content pa naman tayo. So tingnan na lang po natin. Basta ayusin ko kaagad yun, asikasuin ko dito yun, dahil para malagyan din ng mga gamit. So yung treehouse na yan, so abang-abangan nyo lang po yun. Ito yung unang update ng treehouse natin. Yan, episode 1. So salamat po. Salamat talaga sa Malapanginoon at sa mga tumutulong sa atin, no? Salamat talaga, hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Malang Panginoon. So yun, hanggang dito na lang muna. Happy Saturday everyone. At hanggang dito na lang vlog na to, dahil yung kumpare ko po na sinasabi ko po sa inyo mga karate friends na meron siyang garden na malaki. So ngayon dadalaway natin, kasi gagawin din natin soon yan. Yun yung mga isa sa mga gagawin ko na mga plano. So dun pa sa malayo na yun. So mag-harvest sila ng di ko alam kung anong harvestin nilang, kasi marami kasing ano yun, maraming gulay yun, talong, sitaw, ampalaya, papaya, kung ano mga harvestin natin, tingnan natin mamaya doon. At kailangan natin masaksihan yan, kasi balang araw yun din yung gagawin natin. Kaya hanggang dito na lang muna. Paiksi-iksi lang videos natin para may pang-update lang sa mga karate friends natin sa lahat ng mga kaganapan dito sa aming lugar. So yun, I love you so much mga karate friends, at magkita-kita lang tayo. Happy Saturday everyone. Stay safe, stay strong. Sana lagi po kayong mag-iingat at mahal na mahal namin kayong lahat. Mga karate friends, nakauwi na kami ni Boss Jason. Galing kami nag-harvest nung farmers ni paring Mildred Consial. So ang ating oras ngayon ay alas 5 sakto na. So ayan, pasok. Andito yung mga ka-team cook ako. So si Kukak Tano, madalas na natin makasama yun sa vlog natin ngayon, dahil mabait itong bata na to. At syempre, si Bimbim, kasama din natin yan. So bukas, ang gagawin namin, lilinisin namin itong dito sa likod para umpisan yung treehouse na gagawin namin. So abangan namin si Michael mamaya para pagdaan bukas, mapag-usapan na namin kung magkano yung papakyawin niya dyan. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga karate friends, at lalong na sa nag-sponsor. So bye, huwag kang mag-alala. Yung pangalan mo dyan, ipapalagay ko dyan, treehouse with sponsor with ni ganito sa pangalan mo. O bay, magpasalamat ka sa mga ka-right friends natin, at si ikaw rin Bim, ikaw muna bay, tano, dahil sa vlog natin nagawa at nagustuhan nila, tuwang-tuwa sila sa mga content natin. Salamat sa ka-right friends natin dyan sa
sa mga nanonood ng vlog ni Idol John Riot. At ano naman sabi mo, Bay, na marami nagsasabi ng mga Kite friends natin. At shoutout pala kay Idol Boy Tapang, ha? Kamukha ka daw ni Boy Tapang. Oh, marami nagsasabi na kamukha daw ako ni Boy, Idol Boy Tapang. Oh, shoutout Idol Boy Tapang. Yun, lamang na lamang kayo kasi may kamukha ka. Oh, Bim, pasok, pasok. Ay, shoutout sa akin. Oo, sige, shoutout mo. Shoutout kong yung best friend ko nasa Manila ngayon niya, si Joyce Ann. Iyon, at wala ka na shoutout. Wala. O, pasok, Bim, pasok. Salamat ka. Pasalamat ka sa mga Kite friends natin. Salamat sa mga Kite friends dyan sa pagsuporta ni Idol John Riot. So, yun lang. O, baka may gusto kang shoutout. O, ni Idol Japper Sniper. Shoutout. Si Bimbim, masyado pang mahihain at si Tano medyo sanay na sa kamera. So medyo nahirapan sila magtagalog kasi Bisaya po kasi kami dito yung mga salita. At ako nga kahit medyo nasanay na minsan tumitigas yung dila ko, pero masasanay at masasanay kayo. Shoutout pala kay Idol Japper Sniper sa latang Team Sword Family. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta nyo sa amin. At syempre, soon, pag matapos tong treehouse natin dito, welcome na welcome yung mga Kite friends natin at Team Sword Family. So ayan lang. Yan, Alpakukak. So tuloy-tuloy lang ngayong hapon na to. Di ko alam, ba't kanina sobrang init ngayon, umulan na naman at mamaya magdadagat na naman kami. So, upload lang tayo ng upload para mas mabilis nating matupad yung ating mga gustong gawin, lalo-lalo yung sa mama at papa ko, sa lula natin. At gustong-gusto ko talaga makaipon mga Kite friends dahil meron akong gagawin, yung farmers nga. So, vegetable, gulay. So, ito na yung isa sa mga kasama natin. Oh. Ikaw, Bim, game ka ba? Game ka ba ito sa mga gagawin natin? Sama ka ba? Oo. Ikaw, Tano? Lalong-lalo na ito si Tano. Yan, fire. Kasi dati na sa Maynila pa ako, laging nag-chat yan, nanonood ng vlog, nagpapa-shoutout yan. So yun, shoutout pala sa misis ko, sa aking minamahal asawa, at kay Kablink, at syempre kay Ma'am Kams ng Riva Ixiha. Shoutout po sa iyo at sa lahat ng mga Kite friends natin, sa mga katapang natin, yan, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po kasi nung inishare ni Idol Boy Tapang yung videos namin, nadagdagan ako ng 5,000 agad na subscriber. So welcome sa Team Sword Family at mga katapang. So yun, hanggang dito na lang. Bye-bye. I love you all. Lungkabay na kayo. Bye-bye. Kita kayo sa next video. Let's go! Puso mabuti ang nilalaman. Kabutihan sa kapwa ang kanyang pinapakita. John Riot.